Ayan, meron namang isang tweet dito, meron ding question mula kay Yan Yan Del Mar. Gusto ko makasigurado sa kalidad ng mga ingredients ng Glutafit Doc Vic. Saan po galing ang mga ingredients na yan? Napakaganda ng tanong mo, Yan Yan. Kasi sa isang produkto, mahalaga yung source ng mga ingredients at yung proseso na ginawa para makuha yung mga ingredients na yon. Makasisiguro kayo na yung ingredients ng Glutafit ay very high quality, basically dahil sa source kung saan sila kinuha. Yung L-glutathione at saka yung hydroxyproline or collagen ay galing at certified pure mula sa Japan. Yun namang chitosan na isang fat binder ay galing sa Primex ng Iceland. So yun yung mga nagustuhan ko sa Glutafit dahil high quality at world class ang source ng mga raw materials. Oh, ito naman. Mayroong tweet uli galing kay Vergel Gadong 99. Ito yung kanyang question. Paano po ite-take ang Glutafit? Okay, good question. Dahil ang Glutafit ay mayroong chitosan, so dapat iniinom po ito 10 to 15 minutes immediately before meals. Dapat ganun. Kasi po mas maganda yung bioavailability niya kapag empty pa yung stomach ninyo. Pero kung gusto niyo pong makuha agad yung desired effects, kailangan ibase niyo po yung dosage sa formula na ito. So ganito po yung formula ng pagtake ng Glutafit. Dapat 20 to 40 milligrams per kilogram body weight. So ang lower limit ay 20 milligrams at ang upper limit ay 40 milligrams. So kung halimbawa kayo ay 50 kilograms, i-multiply nyo sa 20, so magiging 1,000. At yung upper limit, yung 50 kilograms, i-multiply nyo sa 40. So magiging 1,000 to 2,000 ang inyong dosage range. So dahil ang Glutafit ay 500 milligrams per capsule, i-divide nyo yung 1,000 sa 500 at yung 2,000 sa 500 din. So 1,000 divided by 500, lalabas 2 capsules. Yung 2,000 divided by 500, lalabas 4 capsules. So sa isang araw, kung ikaw ay 50 kilograms, iinom ka ng 2 to 4 capsules per day. So huwag kayong bababa ng 2 capsules, huwag ka rin tataas ng 4 capsules for desired effects. Okay, so dapat tandaan nyo yung formula para po mas mabilis yung epekto sa inyo ng Glutafit at maabot nyo agad yung tamang desired effects. Ayan, meron pa tayong bagong tweet dito, mukhang foreigner, mula kay Kum Hag Khan. Kano-ano kayo ito ni Genghis Khan? Hello Doc Vic, where can I buy Glutafit? Nako, sasagot ko, PM sent. Tingnan mo na lang yung ano, yung sagot ko doon para malaman mo kung magkano at kung saan ka bibili. Doon naman po sa mga nagtatanong kung saan kayo makabibili ng Glutafit, I suggest and highly recommend doon lang po kayo bumili sa mga legit distributors ng JC. Alam niyo naman, marami pong naglalabasan ng mga fake na glutathione preparation. So, pag-ingat po, doon lang po sa mga legitimate distributors. At doon naman po sa mga distributors na, you can avail of your buy one, take one privilege anytime. Huwag yung kalibutan. Oh? So, buy one, take one po yan. Oh, ito naman, may bagong tweet dito mula kay I am Lady Pink 24. Kaano kaya ni Pink Horse ito? Okay, ito yung sabi niya, ito yung tanong niya. Number one, ang Glutafit ay mayroong chitosan at mayroong hydroxyproline na nakakabind ng fat at nagpapaganda ng ating balat. Pangalawa, yung mga raw materials ng Glutafit, high quality, galing sa Japan at galing sa Iceland. Pangatlo, may buy one take one privilege. Yung mga distributors sa bibili, they can avail of the buy one take one anytime. At kapag ginagawa nyo itong negosyo sa JC, dahil sa Glutafit, pwede kayong magkakotse, pwede kayong makatravel, pwede kayong magkaroon ng bahay at lupa. Ang maganda, libre. So yan yung mga pagkakaiba
sa GlutaFit at saka po sa mga ibang glutathione preparations. Walang ibang plus factor sa iba sa atin, marami. Okay? Ito, meron namang galing kay Marju. Marju? Marju? Hindi sabihin ko. Ang talagang sabihin niya? Marju, Marju, Octavio. Ang tanong niya, Doc, wala po bang overdose ang GlutaFit? So, magandang tanong yan. Marju or Marju, whatever, safe na safe po ang GlutaFit natin. No overdose, no underdose. Basta, sundin nyo lang po yung inirecommend kong dosage range, 20 to 40 milligrams per kilogram body weight, wala po magiging problema. Okay? Lastly, very important, dapat po ninyong matandaan nito at dapat po ninyong malaman nito. Bagamat ang GlutaFit, nagbibigay po sa inyo ng glutathione, meron din pong mga bagay na iniinom, kinakain o ginagamit kayo sa inyong katawan na nagde-deplete ng glutathione levels. Dapat iwasan po ninyo itong mga bagay na ito or minimize kung hindi nyo totally na maalis sa inyong katawan. Number one, smoking. Dapat po tigilan, bawasan ang paninigarilyo. Number two, alcohol. Yung labis sa pag-inom ng mga alak. Number three, caffeine. Bagamat ang caffeine ay healthy sa katawan, pero kapag lumabis din po naman ang pag-inom ninyo ng caffeine-containing foods at saka mga beverages, masama din po yun sa glutathione. Number four, acetaminophen at saka mga drugs. Kapag sobra kayong pag-inom ng mga paracetamol preparations or acetaminophen, nakaka-deplete po ito ng glutathione. Ano pa, vigorous exercise. Kapag labis po kayo nag-exercise, na sobra-sobra na, na-stress na po yung katawan nyo, nagtatapon din po kayo ng glutathione kasi ginagamit po ito ng mga cells. And yung exposure po sa x-rays, gamma rays, radiation, nagde-deplete po, nagbabawas ng glutathione sa ating katawan. Okay? So, tandaan nyo po itong mga bagay na ito para po hindi kayo magreklamo na baka sasabihin nyo hindi effective sa inyo yung GlutaFit. Eh, meron po kayong mga ginagawang mga bagay, iniinom o kinakain, nagde-deplete naman, nagtatapon lang ng glutathione level. So, very important po yan. So, I think that's all for today sa ating episode ngayon. I hope nag-enjoy kayo as much as nag-enjoy po ako sa episode natin. Sa mga binahagi kong mga kaalaman, tandaan nyo lang po yung mga important things na dapat nyo malaman tungkol sa GlutaFit. Okay, so muli po ako si Dr. Victor Escueta. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating programang Good Life Health Forum. Reminder, follow me on Twitter. Okay po, maraming salamat. See you again next time. Bye-bye!